Dalawang babae, kumakain ng sabon. Ano kaya ang dahilan kung bakit ninakain nila ito? At paano ito nagsimula na maadik sa pagkain ng sabon? Pero bago tayo magsimula, paki-subscribe naman at paki-hit ng bell notification para maging updated ka sa mga bago nating video. Kaya, simulan na natin! Kung ikaw ay aksidenteng nakakain ng sabon ay may masamang epekto ito sa ating kalusugan dahil hindi naman ito pagkain. At alam naman natin na ginagamit ito bilang panlinis sa ating katawan at panlabas sa mga damit at panghugas sa mga pinggan o kung ano-anong pwedeng linisin ng sabon. Pero alam nyo ba na kinakain ito ng isang babae? Ang babae nito ay si Francisca, 19 years old at nakatira sa New York City. Nagsimula itong maadik sa pagkain ng sabon noong 8 years old pa lamang at mahigit 10 years na itong kumakain ng sabon. Ayon naman sa kanya na ang sabon daw ay parang drugs at masarap daw sa pakiramdam kapag nakakain niya ito. Nakaka-addict daw ito at hindi niya mapigilan ang pagkain ng sabon. Ang tingin niya sa mga sabon ay para daw niyang mga anak dahil mahal niya mga ito. Ang mga sabon na kinakain niya ay inihiwa niya sa maliliit at minsan naman dinudurog niya ito at ginagawang shake. Inahalo niya ito sa mga smoothies pati na rin sa mga salad at ito ang nagsisilbing cheese and parmesan. Siya ay nakakaubos ng 2 bars na sabon sa loob lamang ng isang araw. Isang beses ay sinamahan siya ng kanyang mga kaibigan sa tindahan ng mga sabon at sa mga pagkakataong ito ay hindi niya mapigilan ang pagkain. Ang mga kaibigan niya ay nagulat ng sobra sa nakita na kinakain niya ang sabon. Nalaman nila ang kakaibang adiksyon nito ni Francisca. Ang akala nila ay nababaliw na ang kanilang kaibigan. At isang beses nang ito ay nagpunta ng salon para magpamanicure kasama ang kanyang mga kaibigan ay sinubukan niyang kumain ng sabon pero pinigilan siya ng kanyang mga kaibigan dahil baka ano pa ang isipin sa kanya ng mga taong nandun. Dahil sa nangyari ay nauwi ito sa pagtatalo at pagtatampo ni Francisca sa kanyang mga kaibigan. Ang sakit niya na ito ay naitago niya sa kanyang boyfriend. Dahil long distance relationship sila ay natago niya ito ng matagal. Ang kaso ni Francisca ay may katulad din na kaso sa isang babae na nagmula naman sa Florida. Siya ay si Tempest Anderson, 20 years old na babae na kumakain din ng sabon sa loob na ng 8 buwan. Hindi lang sabon sa katawan ang kinakain niya at pati na rin detergent soap ay kinakain din niya. Ayon sa kanya ay hindi niya mapigilan kumain ng sabon araw-araw dahil nakapagbigay daw ito sa kanya ng masarap na pakiramdam. Siya ay nakakaubos ng 5 bars na sabon sa loob lamang ng isang linggo at dagdag pa doon ang mga detergent powder. Ayon sa kanya ang lasa daw nito ay manamis-namis at malat-alat. Si Tempest ay isang nursing student at alam niya na masama sa kalusugan ang ginagawa niya na pagkain ng sabon. Hindi din niya pinapansin ang mga label sa kanyang binibili na sabon at maging sa kanyang pagligo ay tinitikman din ito ang mga bula at di kalaunan ay kinakain niya na ito. Ayon naman sa kanya na mas malinis daw siya kapag kinakain niya ito kaysa ginagamit niya ito sa kanyang katawan at masaya siya sa kanyang ginagawa. Pagkalipas ng 8 buwan na pagkain ng sabon ay napagdesisyonan niya na kumonsulta sa doktor at ayon sa doktor na sumuri sa kanya, si Tempest ay may sakit na pika. Ibig sabihin ang kanyang bituka ay kayang tunawin ang mga bagay na hindi pagkain. May mga tao din na na-refort na kumakain din ng hindi pagkain tulad ng metal, coins, lapis, basag na bute at dumi na mga hayop at kung ano-ano pang mga bagay na hindi pagkain. Sinabi ng doktor na sumuri sa kanya na nagsimula daw ito noong naghiwalay sila ng kanyang boyfriend. Dahil dito ay naging malungkotin ito at depressed ito. Kung kaya naghahanap ito ng mga bagay na makabawas sa kanyang kalungkutan. At nang matikman nga nito ang sabon ay nakapagbigay ito sa kanya ng kasiyahan at pakiramdam niya na babawasan ang kanyang mga problema at depresyon. At dagdag pa dun, nang naging college ito ay kailangan niya malayo sa kanyang mga magulang dahil 5 oras ang biyahe mula sa kanilang bahay papuntang school. Kung kaya't mas lalo itong lumala sa pagkain ng sabon. Ayon kay Dr. Barton Blender, isang espesyalista sa sakit na pika, kung ipagpatuloy niya pa ang pagkain ng sabon ay maaaring makaepekto ito sa kanyang kalusugan. Ayon naman kay Tempest ay gusto niya ang mga amoy ng detergent soap at kahit ano klaseng uri ng sabon. At sabi naman ng doktor ay dapat walang kahit anong sabon ang makikita sa kanilang bahay para maiwasan niya ito.
at ginawa niya na nga ang lahat ng paraan para maitigil ito. Noong malaman ng kanyang mga magulang ang kanyang kondisyon ay pinabalik agad ito sa kanilang bahay. At pinatigil muna siya sa pagpasok ng kolehiyo para tuluyan na siyang makarecover. Sa ngayon ay patuloy ang paggagamot ni Tempest at nangako siya na hindi na siya ulit kakain ng sabon. Ang kaso ni Tempest at ni Francisca ay iisa lang sa mga kakaibang kakayahan na hindi magagawa ng iilan, kung kaya't kailangan nila ng mas malalim na pangunawa. At diyan